Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po for another Pick a Card video. Ngayong gabi, ang tanong po natin ay kung sino ang tao na may gusto sa inyo. Bali, titignan po natin kung sino siya, kung bakit kanya gusto, at kung ano po ang mangyayari sa inyo. Okay, so meron po tayong tatlong set of cards na pagpipilian. Ito po ang number 1, number 2, at number 3. Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo para po pumili ng cards na itinuturo ng inyong damdamin. Do not base it po on how you see it. Base it kung saan yung parang may humihila sa inyo. Okay? Na parang itinuturo ng inyong damdamin. Kung kinakailangan nyo po munang i-post yung video, gawin nyo po. Kung kinakailangan nyo munang pumikit at pakiramdaman, kung anong cards yung tinuturo na inyong damdamin, gawin nyo po. Hindi naman po tayo nagmamadali. Okay? So, ipapaalala ko lang po habang pumipili kayo na hindi po lahat ay maaaring makarelate sa mga ganitong reading dahil ito po ay general reading. Okay? And please keep in mind also na hindi siya gender specific, na it does not matter kung ano yung gender na pinagsasabi ko na baliktad sa gender nyo, okay? No, pwede nyo po siyang i-adjust, pwede nyo pong pagpalit-palitin yung mga roles, yung mga sitwasyon para may apply nyo sa inyong pinagdadaanan. Okay, pero kung halimbawa naman na talagang hindi naman kayo nakaka-relate, na hindi naman uma-apply or naaayon sa kung anong nangyayari sa buhay ninyo, eh huwag nyo na lang pong ipilit kasi baka hindi po para sa inyo yung mensahe na pinararating ng tarot cards. Okay po, so let's start. Para sa mga pumili ng set of cards, number 1, we have here, express your love through gifts. Okay, so aalamin po natin mamaya kung anong ibig sabihin yan. And then we have here, very soon. Lagay ko lang muna sila dito sa gilid. And then walking away. And then luck is on your side. Okay, and then we have here, the Prince of Cups. The Ace of Pentacles. The Chariot. The Hangman. The Knight of Swords. The Four of Swords, the Devil, the Three of Swords, the Six of Wands, the Page of Swords. Okay, ayusin ko lang. And then mamaya ko na i-open yung iba. Lagay ko muna siya. Okay? So, sa nakikita ko sa mga barahan na to, yung tao na nagkakagusto sa'yo, maybe nakakausap mo na. Okay, maybe kilala mo na tong tao na to. Okay? Maybe sinabi niya na sa'yo na gusto ka niya. Pero parang hindi mo siguro siya masyadong pinansin. Okay? Maybe nung time na nag-reach out siya sa'yo and nung time na siguro nagre-recover ka pa lang sa kung ano yung nangyari sa iyo or sa previous relationship mo. Okay? Na yung taong ito, ang inaalay niya talaga sa'yo is something secured, pang matagalan. Okay? Na maaaring meron magandang patutunguhan. Okay? Pero yun nga lang kasi, siguro hindi siya masyadong nagpakita sa'yo ng effort. Okay? Baka wala rin siyang masyadong ginawang moves. Pwede rin naman na maaaring hinihintay niya muna yung tamang pagkakataon para gumawa siya ng action. Okay? So, we have here the Four of Swords na alam niya siguro kasi na nagre-recover ka pa lang sa nangyari sa iyo. Okay? Itong tao na to talagang malaki ang pagnanasa sa iyo na somehow siguro nagiging obsessed siya sa iyo. Okay? Na tipong ano ba? Natetempt siya sa iyo, ganyan, okay? And then with the Three of Swords here, somehow parang nasasaktan siya na tipong you are going through the pain, na parang naiisip niya siguro na kung ako na lang sana, o di ba, may nung kanta, edi sana hindi ka nasasaktan, something like that, okay? Na maybe he thinks na you are someone who deserves
a lot of attention, a lot of care na dapat ikaw, na dapat hindi ka sinasaktan, na dapat binibigyan ka ng attention, ng panahon, okay? Na you should also be rewarded sa iyong mga ginagawa, ganyan. Pero hindi niya yun siguro masabi sa'yo, na parang he is just watching you from afar, okay? Na pinagmamasdan lang niya, parang ini-stalk ka lang niya kung ano na yung nangyayari sa'yo, ganyan, okay? There is a big chance na air sign itong person na to, Gemini, Libra, Aquarius, okay? So, let's see the additional cards. We have here the Star. So, babalik na rin ko lang at nakahubad si girl. And then we have here the Five of Swords, the Ten of Wands, the Six of Swords, and then the Hierophant. Okay? So, sa nakikita ko here, there is a chance with the Star there. Parang bibigyan mo siguro siya ng chance. Okay? Kung halimbawa na mag-reach out siya sa'yo, by the time na naka-recover ka na from your previous relationship, maaaring bigyan mo siya ng chance. Okay? Sa ngayon kasi parang may conflict pa na nangyayari. Kaya siguro hindi mo siya napapansin. Okay? Na ayaw mo pa kasi yung i-let go kung sino man yung dati mong nakarelasyon, okay, na talagang pinapasan mo pa din yung problema, nai-stress ka pa din, ganyan. And then with the Six of Swords here, this is saying na you need to get out or move on, okay, na parang mag-travel. Ito kasi si Six of Swords, this person is traveling, napaalis, okay? So, sinasabi, kailangan mo na sigurong umalis dito sa sitwasyon mo wherein puro conflict lang, puro problema lang na binibigyan ka ng stress. And once na umalis ka sa sitwasyon na ito, maaaring magkaroon ka ng isang bagong relationship kung saan magiging committed ka, okay? Na baka saka siya papasok sa eksena kapag alam niya na okay ka na. Okay? And then we have here walking away. So, parang si Six of Swords lang yan na sinasabi na you need to walk away from someone. Okay? And then ito. We have here luck is on your side. So, ibig sabihin lang na huwag kang matakot sa kung ano man yung posible na mangyari. Kasi sinasabi dito na with the luck on your side, it means better things are coming your way. Okay, and then we have here very soon, which is saying na this can happen very soon. Now you have to clearly decide what you want so that it will happen, so that it will come to you now. Okay? And then we have here, express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Okay, so maybe idadaan sa pagbibigay ng regalo nitong kung sino man itong may gusto sa'yo. Para lang, yun yung way niya, kumbaga, para i-express sa'yo yung gusto niya. Okay, so this person is very giving, very thoughtful, ganyan, okay? So, nasabi ko na kanina na maaaring air sign siya, Gemini, Libra, Aquarius. But I'm going to use this dice to see kung ano pa yung posible na zodiac sign itong tao na ito. Okay, so we have here Capricorn. Tama ba? Capricorn to, di ba? Parang hindi kumawali yung yeah, si Capricorn to. Parang baliktad kasi yung ano niya. But anyway, so maaring Capricorn yung person mo na to. Sa bagay, nandito si Devil card, which is a Capricorn card, okay? And then, ito yung mga numbers, okay? So, let's see kung kailan magiging kayo ng tao na ito. Okay, so we have here 6.
So this can be, ibig sabihin, maybe within 6 months, okay? Or, wag naman 6 years, ha? 6 months, or pwede naman na by June next year, okay? And then, I have more dice here. Let's see kung anong mabibigay natin ng meaning sa kanila. Okay, so we have here 3, 8, 30, maybe 30 years old, 5, 7, and then 5 ulit. Okay, pwede rin naman na baka cellphone number, lotto number, birthday, ganyan, okay. Dun sa iba siguro, baka 1975, okay. Dun sa iba, baka 30 years old, okay. Basta tingnan nyo kung ano yung mabubuo nyo na maaaring kahulugan nitong mga numbers na ito. Okay, maaaring birthday, house number, cellphone number, ganyan, okay? So, yun po yung nakikita ko. Kung sino ang nagkakagusto sa mga pumili ng set of cards number 1. Para sa mga pumili ng set of cards number 2, we have here, the only thing that is real is love. Okay, lalagay ko lang muna dito sa gilid. And then we have here, it is safe for you to love. Community, have faith in your dreams, the Queen of Wands, the Two of Cups, the Four of Cups, the Hermit, the Six of Pentacles, the Temperance, the Page of Pentacles, the Two of Wands, the Ace of Wands, the Prince, no, the Knight of Cups, and then ilalagay ko lang po muna yung iba dito. Ayusin ko lang po. Okay, so sa nakikita ko sa mga barahan na ito, ang person na ito, maaaring confident ito sa sarili niya, very passionate also na tao, na kapag meron siyang gusto, talagang gagawin niya yung lahat ng makakaya niya para lang ma-achieve niya yung gusto niya. Okay? And then with the Two of Cups here, this is saying na ang inaalay talaga nitong tao na to sa'yo, pagmamahal, okay? Na maaaring mahalin mo din siya, or tipong pareho kayo ng mga gusto, okay? Meron kayong something in common, okay? Pwede rin naman ng ibig sabihin lang, magiging mutual ang feelings ninyo para sa isa't isa, okay? And then we have here the Four of Cups, na parang palagi kang iniisip ng tao na ito. Okay? So, pasensya na po dun sa ex ko na nag-message. Okay? Four of Cups, ibig sabihin, namimiss ka nitong tao na to, and we will just take it as an omen yung pag-message. Okay? Na maaaring i-message ka nitong tao na ito. Okay? May pagka-loner itong taong na to. This can also be saying na single siya ngayon. Okay? Na talagang, susuportahan ka nitong tao na to na magkakaroon ng give and take. Kung halimbawa man na magiging kayo, pwede rin naman ng ibig sabihin nito, meron siyang sinusuportahan ngayon. Maaaring siya yung breadwinner sa family niya, ganyan. Or tipong generous lang talaga siya na mapagbigay siya sa mga kapatid niya, okay? Sa mga magulang niya, ganon, okay? Right? And then, we have here the Temperance, okay? So, maybe this person sees you as someone na tahimik lang din, kalmado lang, mahinhin, okay? Maybe, iniisip niya rin na baka ikaw yung soulmate niya, ganon, okay? Na parang feeling niya, ikaw yung tipo na kailangan alayan ng stable na relasyon, okay? Na parang feeling niya hindi mo siya i-entertain unless yun yung maipapangako niya sa iyo, okay? Na kumbaga, he sees you as someone na pang future, okay? Maybe future wife or future husband, okay? Kumbaga, hindi yung pang meantime lang, hindi yung pang short term lang, yung talagang merong magandang patutunguhan yung relationship ninyo. And then with the Ace of Wands here, this is saying na maaring meron din siyang
pag nanasa sa iyo, ganyan, or tipong he finds you very attractive, okay, or he finds you na tipong nakakalibog, ganyan, okay, pero mahal ka naman niya. With the Knight of Cups here, na talagang gusto kanyang alayan ng pagmamahal, okay? So, we have here the Three of Pentacles, the Queen of Pentacles, the King of Cups, the Nine of Swords, and then the Seven of Cups, okay? There is a possibility na baka nakatrabaho mo na itong tao na to, or naging kaklase mo na siya, okay? Basta nagkaroon na kayo ng interaction, okay? Pwede rin naman ang ibig sabihin nito, baka mag-work out, okay, yung relationship ninyong dalawa, na magiging maganda yung dynamics ninyo with each other. And then, with him or her, you will feel very much secured. Okay? Magiging stable yung relationship ninyo, na talagang pupunuin ka ng tao na ito ng pagmamahal, pag-aaruga. Okay? Pero kasi, we have here the Nine of Swords. Hindi ko alam kung ikaw ito or yung person na ito na maybe masyado ka niya sigurong iniisip, or pwedeng ikaw yan na marami ka pa sigurong iniisip ngayon, marami pa kasing gumugulo sa isipan mo sa ngayon, okay, na maybe meron ka pang ibang gusto na mangyari, marami ka pang choices, okay, so pwede rin naman na baka maraming mangligaw kasi sa'yo, or marami kang nagugustuhan, maraming magkagusto sa'yo, something like that, na mahihirapan ka na pumili sa kanila. Okay? So, we have here community. Okay? So, maaari nga na naka-interact mo na tong tao na to, na baka kakilala mo na, baka nakatrabaho mo na, nakasama mo na sa isang gathering, ganyan. Okay? Pwede rin naman na baka ipakilala sa'yo ng mga kaibigan mo. And then, we have here, the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Okay, so maaaring sinasabi dito na yung pagmamahal na iaalay ng tao na to, it is real. Okay? And then we have faith in your dreams. It's like saying for you to trust. Okay, kung halimbawa you are wishing na magkaroon ka ng somebody na mamahalin ka talaga ng totoo, then sinasabi dito na maniwala ka lang na mangyayari yan. And then we have here, it is safe for you to love, na maaaring sinasabi dito na with this person, magiging safe ka. Okay, so yun yung nakikita ko na mangyayari. Oh, so I have this dice pala na maaari natin tingnan kung ano yung posible na zodiac sign nitong tao na ito. Okay, so we have here Libra. Okay, and then titingnan natin with this dice kung ilang days, months, or years nahihintayin mo itong tao na to na darating sa'yo. Okay, we have here 10. Okay, so maaaring 10 months. Pwede rin naman na baka October next year. Pwede rin naman na 10 weeks, 10 days. Kung gusto mo, 10 hours. Okay? And then, I have more dice here. So, we will see kung anong lalabas sa mga dice na to. Maybe birthday, age, or cellphone number. Ganon. We have 2. 4. Dalawa naman na 2. And then 3. 11. 30. So, baka 30 years old yan. Okay. And then 8. So, bahala na po kayo kung ano ang pwede nyo yan i-arrange. Pwede nyo yan i-add. Okay. Pwede nyo naman gawin na parang kung 8, di ba? August. Something like that. Baka August 22, yung birthday niya. Basta bahala na kayo if it rings any bell. Okay. So, yun yung nakikita ko na nagkakagusto sa mga pumili ng group ng set of cards number 2. Para sa mga pumili ng set of cards number 3, we have here, turn on your heart light. Okay, we will explain that later. Ilalagay ko lang muna siya sa gilid. And then we have here, trust, appreciation, show the world the real you. Okay, and then we have here, the 8 of cups. The lovers, okay. 8 of cups, the lovers. The 2 of
Swords, the Seven of Swords, the World, the Ace of Cups, the Four of Wands, the Emperor, the Magician, and then the Three of Cups. And then mamaya ko na po i-open yung iba. Ayusin ko lamang po yung mga cards. Okay, so sa nakikita ko po sa mga barahan na ito, itong person na may gusto sa'yo, maaari po na pwedeng ex mo to. Okay, na baka gusto ka pa niya. Pero siguro iniwanan ka niya Okay, na yung pag-iiwan niya sa'yo, mahal ka pa niya, pero he needed to go. Okay? Pero yung iba sa inyo, maaari kang ibig sabihin, this is someone na malayo. Okay, pwede rin naman na baka nag-travel, nag-work abroad, ganyan, okay, pero kadamihan sa inyo, this is someone na naka-interact mo na before, maaaring ex mo, na iniwanan ka, okay? And then we have here the Lover, so talagang baka naging kayo itong tao na to, na hanggang ngayon siguro ay mahal ka pa rin niya, na parang meron pa rin something na nag-a-attach sa inyong dalawa, meron pa rin bond, okay, kaya up to now, gusto ka pa din niya, pero parang confused siya at the moment. Okay, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, hindi siya makapag-decide. Kasi maaaring merong naganap na third party situation, maaaring merong nang loko sa relationship na ito. Okay, nabunyag. Maaaring baka siya yung nang loko, maaaring iniwan ka niya for somebody else. Okay, and then we have here this, the World card, which is saying na maaari nga na long distance relationship kayo, na siguro nakipag-jowa siya or ng babae or ng lalaki siya habang nasa abroad siya. Okay? So, gusto nitong tao na to na magkaroon kayo ng bagong panimula. Okay? Gusto niyang bumalik sa iyo para to give your relationship another chance, okay? And then we have here the Four of Wands, na yung pagbabalik niya sa'yo, gusto niya talagang parang this time magkukommit siya sa'yo. Maaaring alayan ka niya ng marriage, okay? Or baka naman kasal ka na dito sa tao na to, okay? Some of you maaaring kasal na kayo nang loko siya, niloko ka niya, kaya pwedeng kayo din yung umiwan sa kanya, okay? Pwede rin na iniwan niya kayo ng family niyo, pero this time siguro nagsisi na siya, babalik siya to be finally commit to you, okay? And then we have here the Emperor, pero hindi niya masabi hindi niya masabi sa'yo na gusto niya, okay? Hindi niya masabi sa'yo na mahal ka pa niya. Parang pinapairal niya yung pride niya, yung ego niya, masyado niyang pinoprotektahan. Maybe hindi niya may-admit na nagkamali siya. Okay? But we have here the Magician. Maaaring gumawa siya ng paraan. Okay? Para lang magkaroon kayo ng new beginning. Okay? And then with the Three of Cups here, this can also mean na magkaka-reconcile nga kayo, magkaka-reunion kayong dalawa nitong tao na ito. Okay, and then we have here the Queen of Swords, the Ten of Cups, the Strength card, the Fool, and then the Eight of Swords. Okay, so maybe sinubukan niya na mag-reach out sa'yo, pero siguro naging cold ka siguro sa kanya, or tipong ayaw mo masyadong mag-show sa kanya ng emotions din, kasi siguro pinoprotektahan mo din kumbaga yung sarili mo, ayaw mong masaktan ka ulit itong tao na to, especially doon sa may pamilya na. Okay, maaaring yung iba sa inyo kasi baka meron na kayong anak, kasal na kayo, ganun. Okay, kung hindi naman, this is saying na gusto niyang magkaroon kayo ng pamilya, gusto niyang ikasal sa'yo, gusto niyang magkapamilya kayo, na ginagather niya yung lakas ng loob niya para mangyari ito. Okay, para magkaroon kayo ng bagong panimula. Okay? Pero with the Eight of Swords here, sa ngayon din, parang it's quite impossible for that to happen. Na maybe ikaw, ito na ayaw mo na rin kasi na matrap
sa isang sitwasyon na kung saan magiging issue na naman yung pagka long distance ninyo at baka mangloko na naman siya na parang feeling mo hindi mo na siya kasi mapagkakatiwalaan, ayaw mo na namang ma-experience kumbaga yung pain, yung pagiging weak in this relationship. Okay? Okay, so we have here appreciation. So, maaaring ang ibig sabihin nito, kung halimbawa nga na iniwan ka ng tao na ito for somebody else, maaaring right now na-appreciate ka na niya, nakikita niya na, or nakita niya na yung mga magagandang qualities mo, yung mga naibigay mo sa kanya, nagawa mo sa kanya. Na siguro noon, hindi niya ito napapansin, hindi niya ito ina-appreciate, pinabaliwala ka niya siguro noon, kaya siya naghanap ng iba, all to find out na nagkamali siya. Okay? So, we have their appreciation. And then we have here, turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. Okay? So, this can mean na kung halimbawa nga na naging cold ka na sa tao na to, na kung nawalan ka na ng pake, pwedeng sinasabi dito na i-turn on mo ulit. Okay? Na parang buksan mo ulit ang iyong puso para sa tao na ito. Okay? And then we have here, show the world, the real you. So maybe kapag inopen mo yung puso mo, parang inire-reveal mo ulit kung ano yung tunay mo na nararamdaman. Okay? And then we have here, trust. This situation is calling for you to have faith. Maybe this is saying na pagpatiwalaan mo yung tao na ito. Di ba na-mention ko kanina na siguro one of the reasons why nag-aalinlangan ka natanggapin itong tao na to is because hindi mo alam kung kaya mo ulit siyang pagkatiwalaan. Okay? So, meron akong dice here na tignan natin kung ano yung posible na zodiac sign itong tao na to. We have here Scorpio. Okay? And then, ito yung dice na 1 to 12. Pwede natin siyang i-associate sa months. Okay? Or pwede rin naman na tingnan natin kung 10 years. Kung ilang years kanya. Ilang months, ilang weeks, ilang days. Okay? And then, we have here 5. Pwedeng ibig sabihin na mangyari ito. May. Okay? May next year. Pwede rin naman ang sinasabi dito, 5 days, 5 weeks, 5 months, or maybe within 5 years, okay? And then, we have more dice here. Tingnan lang natin kung anong mga lalabas, kung mabibigyan ba natin ng mga meaning, okay? Zeros, syempre, walang ano yan. 2, 1, 18, 80, and then 4. Baka 1980 siya pinanganak, ganun, okay? Pero wag naman na 18 years old lang siya, okay? Pwede rin naman na January 18, February 18, April 18, okay? Pwede nyo rin siyang pagkumba-kumbainin or i-add nyo siya to come up with something na you can relate to. Maybe pwede nyo yung i-associate, i-rumble ninyo na to form a cellphone number, telephone number, house number, basta ganun, or tayaan nyo sa wedding, sa lotto, okay? So, yun yung nakikita ko na nagkakagusto sa mga pumili ng set of cards number 3.